napakagandang four wheels na unit. Roy, ano tawag nyo sa ganitong unit? Ang tawag namin dito, Chandler V5. Ang tawag dyan, Roy? Joey po. Joey? Yes. Hindi ba ito yung kasamahan nila Tito tsaka ni Vic? Hindi naman, hindi naman. Vic and Joey. Oh. Tito, Vic and Joey. Nandito yung isa, natawa si Roy. Oh. Mura na pampamilya na e-trike. Yes, po. Yun. Kasi marami na kayong pwedeng isa kayo dito eh. Alam ko, or sa pagkakaalam ko sa ganitong unit, nagiging cargo na rin siya. Mapapansin nyo, kapag nasisinagan siya ng ilaw or ng kahit ng araw, makikita nyo, purple, tapos gray. Nagta-transition yung kulay niya. Ito pa malupit yan, Roy. I-demo mo sa kanila. Pakita mo na nagta-transform itong unit na to. Yes, sige, pakita mo. Nagta-transform po ito. Nagiging single siya. Oh, pang single, no? Yes. Okay. So, titwist nyo lang yung driver seat. Yes. O, yan. Ikot nyo lang po siya. Okay. Tapos, may tatapakan lang kayo na mechanism para umabante itong passenger seat niya. Yes po. Sige, Roy. Pakita mo. Yan. So yun, pag umabante yun guys, makikita nyo ngayon dito yung kanyang secret basket na nasa ilalim ng upuan. So pwede nilang gamitin pang isahan, Roy. Lahat ba ng mga two wheels nyo rito, Roy, may mga freebies na helmet and kapote? Yes po, lahat po sila. Included po sa kanila po. Kahit na alin dito? Yes po. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Carlos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Valenzuela City. Makikita nyo sa likod ko. Ayan, nandyan tayo ngayon sa Waymaker Cycle Center. Tatlong linggo pa lang nag-ooperate itong Waymaker Cycle Center dito dahil ito ay soft opening pa lang nila guys. Kaya naman, tamang-tama na naman sa inyo sa mga naghahanap ng mura around Valenzuela. Malapit lang din sa Maykawayan. Actually, along MacArthur Highway nga lang din sila. Ayan, no? Nasa likod ko, MacArthur Highway. Katabi sila ng Inco. Ayan yung Inco guys. Katabing-katabi lang itong Waymaker Cycle Center. Nga pala, ma-check ako na lang din sa inyo guys. Ano? Ngayon, dito sa Waymaker Cycle Center, syempre opening, lahat ng mga unit nila rito ay nakasale na. Kaya naman, malaking discount na naman ang makukuha at maraming freebies ang kasama sa mga unit na maipapakita natin dito. Kaya naman kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga available nilang mga units dito, eh syempre kagaya ng dati, tutukan nyo lang tong video na to, panoorin nyo hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo eh makuha nyo na kagad sa panonood pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy yung magsimula guys, baka pwede nyo namang i-like itong video natin. Share nyo na rin, tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section dahil yung like nyo, maging pag-share nyo ng mga video na ginagawa natin ay napakalaking bagay na yan sa mga ginagawa nating mga video katulad nito. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ano pang hinihintay nyo guys? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na rin yung notification bell. Syempre huwag nyo rin kalilimutang i-like and i-follow yung ating Facebook page para updated kayo sa bawat video na inilalabas natin. So tara na guys, samahan nyo na akong maglibot-libot dito sa bagong open or soft opening ng Waymaker Cycle Center para malaman nyo lahat ng detalye at kung ano-ano yung mga unit na available dito. Yan lang kayo guys, tutukan nyo lang itong video na to. Samahan nyo ako today, let's go! Okay guys, eto kasama na natin yung mag-a-assist sa atin ngayong araw dito sa Waymaker Cycle Center. Pinapakilala ko nga pala sa inyo, tingnan nyo naman, ang napaka-kisi, napaka-guwapo at napaka-bait. Eto nga pala, si Roy! Hello po sa inyo. Welcome po sa Waymaker Cycle Center po. Yon, kamusta ba Roy? Okay lang naman po, salamat po sa pagbisita. Yes, napansin ko bago tong branch nyo dito sa May Valenzuela, no? Yes po, bagong-bago po ito, fresh na fresh. Kailan ba kayo nagbukas dito? Anong, siguro mga 2 weeks na po kami. 2 weeks ago pa lang kayo nag-ooperate dito. Yes. Talagang bagong-bago at fresh na fresh itong Waymaker Cycle Center dito sa May Valenzuela along MacArthur Highway lang, no? Sige. Roy, baka pwede mo namang imbitahan yung mga manonood natin na bumisita dito sa bagong bukas nyo na shop sa Valenzuela. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita sa shop namin na mag-avail ng mga bagong unit dito sa Valenzuela. Ano ba ang eksaktong address natin dito, Roy? 632 MacArthur Highway, Malanday, Valenzuela. Yun. Tuwing kailan? Tuwing anong oras tayo open dito? Simula ng 9 a.m. hanggang
6 PM po. Monday to? Monday to Sunday. Monday to Sunday na yon. Baka pwede mong pakibigay sa kanila yung contact number nyo na pwedeng tawagan para just in case na may mga magugustuhan sila sa mga maipapakita natin, madali silang tumawag. Makukontakt niyo po kami sa 0994-899-6970. Yun, tawagan nyo lang si... Sino makakasagot yan? Makakasagot po ninyo yung... Secretary po namin na si Nikki Ignacio. Yon, si Ma'am Nikki ang makakasagot sa contact number niya or sa tawag niyo diyan sa number na yan. Sa lahat po ng mga tanong po ninyo, siya po lahat yung sasagot po doon sa mga calls, messages po. So Roy, nabanggit natin na kaka-open lang ng Waymaker Cycle Center dito sa Valenzuela. Ngayon, tatanong ko, baka meron tayong mga, syempre, pag-opening, alam naman ng mga manonood natin yan, meron tayong mga naka-sale, naka-promo, ganyan. Ano ba yung mga promo natin ngayong bagong bukas tayo rito? Yes po, meron tayong mga promo na unit, sales na unit po dito sa bagong open na shop namin na Waymaker. Okay, so ngayon malalaman natin kung ano-ano yung mga naka-sale na yan. Yes, pero binanggit sa atin ni Boss Roy na meron silang mga naka-sale dito. So yes, guys, ma'am, samahan nyo kami ni Roy para makita nyo kung ano-ano yung mga available na unit dito sa kanila. So dyan lang kayo, let's go. Okay guys, magsimula na tayo ngayon dito sa kanilang napakagandang 4 wheels na unit. Roy, ano tawag nyo sa ganitong unit? Ang tawag namin dito, Chandler V5. Chandler V5? Yes. Okay, napansin ko, di ba, apat gulong niya? Apat gulong. Ilang tao kayang sumakay sa ganyang unit? 3 person na po yung pwede sa kanya. Isang driver, tapos dalawang passenger. Okay, so 2 to 3 person. Yes. Pero siguro, depende na lang kung yung bata, pwede, no? Hanggang 4 to 5, pwede. Basta bata. Pwede po. Pero yung binabanggit nating 2 to 3 person, adult yun. Yes po. Adult yun, okay. Yung ganito, Roy, ilang watts to? Yung watts ng motor nitong 4 watts na din, nasa 1,000 po siya. 1,000 watts. Ilang volts? 60 volts, tapos 20 ampere. 20 ampere. Okay, yung ganito, Roy, pang gaano kalayo na pwedeng marating niya? Na-range ng kilometer per hour po kasi yung na-range niya na layo, lumabot po ng 45 hanggang 50. 45 to 50, yes, kilometers. Guys, yung speed niya, may idea ka, Roy? Yung sa speed niya, nasa 55 mga ganyan. 50 to 55 kilometers, yes, per hour. Yung pinaka-speed niya yun. Okay. Niya. So, naka-indicate na rito yung load weight capacity, yes, niya. 250 to 350 kilos ang pwedeng i-load or yung bigat na pwedeng isakay dito, Roy, no? Okay na okay na rin. So, kung mapapansin niyo yung harapan niya, talagang sobrang ganda eh, no? May bumper, yung headlight natin, puro LED na. Yes, no? Naka-LED, tas meron din po siyang extra ilaw. Mini driving light. Yes, no? Mayroon siyang extra ilaw or mini driving light sa ilalim ng basket. Itong ilaw na to, ito naman yung ating signal light. Mapapansin nyo, sobrang laki din ng front basket niya, Roy, no? Pwede ba natin i-open? Yes po, pwede po natin. Pakita lang natin sa kanila. Ayun, no? Okay. Yan. Yun. So, ito yung pinaka front basket niya. May kasama ng tray, Roy, no? Meron po siyang kasamang tray. So, hindi na mahulog. Para hindi na hulog yung mga ilalagay nyo, pati yung mga wirings niya hindi na gagawin. Hindi rin kita. Yes po. Oo, tago, no? Yun yung front basket niya, medyo malaki. Pwede ba natin pakita yung loob? Pasilip lang natin. Pwede po, pwede. Ay nga pala, ito nga palang unit na to, may kasama ng crown light. Crown lights po, may crown light. Nakatago lang, guys. Para hindi siya na... Yun, may crown light na siyang kasama. So, dun tayo sa loob, Roy. Pakita lang natin. So, dito sa loob, guys, dito nyo makikita yung mga function ng unit na to. Siyempre, as usual, yung mga function niya nandito sa may bandang unahan. Yung digital panel, ito yung speed selector, tama ba, Roy? Yung front, ano to? Front and reverse, okay? So, ito, switches natin, mga on and off ng ilaw, on and off ng wiper, tapos, ito, signal light, Roy. Tapos, busina. Tapos dito sa bandang kaliwa, nandito yung ating brake lever. Yes po. Mayroon na rin siyang safety lock. Okay, doon naman sa baba, nakikita natin dito yung kanyang foot brake. Doon naman sa may bandang kanan, ito nandito nakapwesto yung kanyang hand brake, guys. Napapansin nyo yung sukat ng upuan niya dito sa driver seat, talagang malaki pa rin, no? Kung sakasakali, isa lang ang sasakay dito, medyo maluwag. Kung ganito lang din naman kasukat kay Roy, no? Talagang maluwag. Kapag sling kayo,
Dalawa na. Dalawa na pwede rito. Pwede mong magangkas, no? Pwede. Tapos dito, mga ilang kasukat kapag mo? Kapag sa akin, tatluhan na. Tatlo dito, no? Pwede tatlo. Guys, tingnan nyo. Sobrang laki niyan eh. Oh, sobrang luwag nito kung dalawang tao lang ang sasakay dito. Yes. No? Maluwag siya. Tsaka kung mapapansin nyo, yung flooring natin dito, may mating na siya, guys. Tsaka yung mga bracket natin, aluminum na. Tsaka napansin ko yung pinakatapalodo niya, Roy, stainless na. Stainless po yun, sir. Ano sukat ng gulong niya? Ano po, yung sukat ng gulong niya, 100 by 90 by 8 po. 8, size 8, guys. Tapos kung mapapansin nyo, yung pinaka-mugs niya, alloy na rin, Roy, no? Yes po. Alloy na rin. Ganda. Tapos, eto pa, mayroon pa akong sasabihin sa inyo, guys. Alam nyo ba na itong kanyang passenger seat na ibababa yan, which is makikita nyo yung kanyang cargo. Yes po, nagiging cargo siya. Type siya. Cargo type. So, marami silang pwedeng mailagay dito, Roy. No? Mapakita ko po sa inyo. O, sige. Sasample sa atin ni Roy. Hindi lang yan yung compartment niyan, guys. Ha? Dahil dito sa may bandang likod, meron siyang closed basket. Ayan, closed basket. So marami talaga kayong pwedeng ilagay na kargamento rito sa unit na to. Yung unang bukas nyo, guys, makikita nyo, ito yon susi ng closed basket niya. Tapos dito sa loob ng basket na to, nandyan yung mekanismo para mabuksan nyo yung compartment or yung cargo niya. Sige nga, ayun. Oh, nakita nyo kung gaano kaluwag. Sa loob nyan, meron pa kayong kasama or meron pa kayong makukuhang tools. Tama ba, Roy? Kasama po siyang tools. Tapos nandito na rin yung ating charger. Kung gaano kalaki yan, no? Sobrang sulit na sulit talaga. Meron pang adjustable armrest. Tapos, syempre, kung nakita nyo yung tools, pwede nyong gamitin yan dito sa kanyang extra tire with mugs. Yes, yes, yes. Pag nasiraan kayo or naplatan kayo na wag naman sana, yung tools na yan, pwede nyong gamitin dito yan. Yes po, pwede. Sulit talaga. Meron pang, meron siyang mini fan. Okay. Tapos syempre may trapal to, Roy, no? May kasama po siyang trapal. May kasama na. Kasama na yun pagka binili nila to. Yes po, yes. Yun. Yung ganitong unit, Roy, nasa magkano presyo niyan? Ang presyo po niya nasa 68,000 po. 68,000 pesos. Yes, 68,000 okay. Pesos. 68 ba o 60? 68 po. 68, okay. Yung 68,000 na yun, yun na ba yung fixed price niya o may bawas pa yun? May ano po tayo, may le-less po tayo ng 1K kapag gusto po ninyo ng mabawasan po yun. Kasi meron po tayong mga freebies na ano, kitchenware. Ah, okay. Yes, bukod sa mga nakakabit na freebies dito, meron ka pang ibibigay na kitchenware. Yes, okay. Po. So yung 1,000 pesos na yon, yung binabanggit mo na less, ibabawas pa sa presyo yes, nito? Yes. Ah, bukod pa yung idadagdag mo? Yes po. Ah, okay. So tsaka, yung isa po pong may kagandahan lang nito, meron siyang reverse cam. Yun, okay. Ito guys, oh, yung pinaka-monitor niya, kapag umaatras kayo, automatic siyang lalabas, Roy, no? Yes. Kapag naka-reverse, yes, naka-reverse mode, lalabas ka agad dito sa reverse or sa monitor ng reverse camera niya, yung likod, yes, makikita po nila. Yes. No? Magandang maganda yun kasi kung sakali may nakaharang, makikita nila. Yes, hindi kayo mahihirapan or mababangga kapag umaatras kayo sa unit na to. So 68,000 less 1,000 plus kitchenware. Plus yung mga nakakabit, yes, na freebies, yes, dito. May mga kulay pa to, Roy. May mga available color po tayo na ano, purple, gray, tapos green. Tapos galaxy blue. Ayun po. Yun yung mga kulay na red, pwede may red din. Ah, may red din. Yes, ayan yatang nasa likod mo, Roy, kasama, no? Yes po, ito po yung purple gray. Two-tone color combination, yes, guys. Ayan, no? Mapapansin nyo kapag nasisinagan siya ng ilaw or ng kahit ng araw, makikita nyo purple tapos gray. Nagta-transition yung kulay niya. Ang ganda rin to, no? 2-in-1 yung kulay niya. So ito yung isang option nyo or pati yung mga binanggit din siya sa atin syempre ni Roy, yan yung mga pagpipilian nyo sa ganitong unit. Halagang 68,000 less 1,000 plus kitchenware plus yung mga binanggit nating mga freebies. So sulit na rin, Roy, no? Sulit na rin. Dito ba sa Waymaker, Roy, meron ba tayong mga installment, ganyan? Meron ba tayong home credit, ganyan? Meron po tayong installment by home credit po. Yes. Ano-ano mga requirements para makapaglabas sila ng unit? Requirements lang po ninyo ay isang valid ID lang po na isa. Isang valid ID. One valid ID.
Tapos sa down payment nun, magkano? Yung down payment nun, depende po sa kukunin nilang unit, magkano po yung presyo. Siguro, halimbawa, 68,000 to. Yung presyo nito, i-divide sa 30%. Yes. Tapos kung magkano yung matitira dun sa 30% na down payment nila, yun ang huhulugan nila monthly. Yun. Plus, yung isang requirements na one valid ID. Yes. Yun. Hulugan na. Napakadali at talagang mas magaan kapag ganun ang proseso na kukunin nila. So bukod dito ro yung katabi, parang okay din yung isa na yun. Ito po si... Ano tawag sa unit na to, Roy? Daisy 007 po. Ah, okay. Si Daisy 007, guys. Etong ganito, Roy. Ilang watts to? Yung watts po niya, watts motor niya, 650 po siya. 650 yes, po. Watts. Malakas na rin, Roy. Malakas no? na rin po siya. Okay. So, etong ganitong unit, Roy, ilang tao pwedeng sumakay dyan? Halos same lang siya ng 4 wheels natin. 2 to 3 yes, person yes. din. Okay. So goods na rin ha. Palagay ko mura to, Roy. Mas mura to, yes. No? Kasi nabanggit mo yung wattage niya, hindi ganoon kataas. Palagay ko ang suggested na pwedeng paggamitan nito sa mga patag. Yes. Although makakaahon din naman siya sa mga tulay, pero iba ano nito, hatak nito mas eh. Mas malakas yung 4 wheels natin. 1,000 watts kasi, 1,000 no? Watts. Ito 650. 650 watts, guys. Pero okay pa rin kung patag lang din naman, yeah. No? Tsaka ito, goods na rin yung sukat niya. Pampamilya, Roy. Pampamilya po talaga. Pampamilya. May idea ka, gano'ng kalayo ang mararating yan sa isang full charge? Pag full charge po, 35 hanggang 40 kilometers. 35 to 40 kilometers. Yes. Ganon kalayo ang isang full charge. Full charge. Okay. Gano naman katagal ang charging time niyan? Yung charging time po ng Daisy natin, 6 to 8 hours po. 6 to 8 hours. Yes. Ganon lang kaikse. Pero yung pwede niyang matakbo, malayo. Malayo. Okay. Sulit na rin pala to, Roy, no? Kasi may basket na rin siya sa unahan. Mga ilaw natin, mga LED na. Tsaka matin din rito, naka-disc brake na. Naka-disc brake po yung harapan. Naka-disc brake na siya, guys. So. Oh. Wow. Yung ganito, magkano presyo natin? Nasa 43,000 lang. 43,000 pesos. Murang-mura at pampamilya. Pampamilya. Mura na pampamilya na e-trike. Yes, po. Yun. Kasi marami na kayong pwedeng isakay dito eh. Alam ko, or sa pagkakaalam ko sa ganitong unit, nagiging cargo na rin siya. Nagiging cargo, no? Type din po yung upuan niya sa likod. Oo, tapos may basket sa unahan. Siyempre may basket din siya sa likod. Yes po. Yes. Kaya sulit na rin na pampamilya sa sobrang babang halaga. Okay. No? Okay to ha. Daisy 007. May mga kulay pa ba yan si Daisy? May mga kulay po tayo dyan. Gray, black. Tapos siya, red. Yung red, no? Then, purple. Ah, okay. Marami pa palang yes. option pagdating sa kulay kay Daisy, no? Sa halagang 43,000. 43,000. Sulit na kayo dito, guys. So, meron na kayong unit na magagamit. Dito tayo, Roy. Pwede pa nating pakita sa kanila to. Etong ganito, Roy. Anong tawag sa unit na to? Siya po si Way 007. Way 007. Parang nakita ko na tong unit na to. Etong unit na to, ito yata yung downgrade ni Daisy 007. Yes, tama yes, ba? Po, yes po. Ito po yung pinakaunang 007. Pinakauna or yung pinaka basic yes, type, yes. No? Kasi yung pormahan nito, same lang kung mapapansin nyo. Pati yung wattage, tama ba, Roy? Yes po. Tsaka kung ilang tao pwedeng isakay, parehas lang. Parehas eh, no? Lang po. Alam ko, pinagkaiba nila, nagkaroon or etong isan to, walang disc brake. Wala po siyang disc brake. Naka-drum brake siya. Yes po. At mas maliit yung gulong niya. Ano size ng gulong nito, Roy? Size 8 lang po. Size 8 yun nandun? Size 10. Upgraded na yung gulong. Tsaka ito, napansin ko, or sa pagkakaalam ko lang din, ano, yung pinaka-wiper nito, manual. Manual. Yung kabila, automatic. Na. Oh, okay. Tapos yung bukod doon, wala naman na ibang na bago eh, no? Wala naman pong na bago. Siyempre, mas mura to. Mas mura. Magkano to, Roy? Ito po, nasa, ano na lang po ito, 38. Yes. Tama ba? Kung kukumpute natin, 5,000 ang difference yes. nilang dalawa. 5,000 ang difference, pero halos the same lang eh, yes, no? Po. Yung sukat, tsaka yung wattage niya, yes, parehas po. Lang. Yun nga lang,
kung medyo sosyalin yung makakabili, Roy, eh, pipiliin nila yon kasi automatic wiper, naka-disc brake. Pero ito kung practical ka lang din naman at kung gagamitin mo lang pwede din naman, pampamilya, okay na to. Kung kapos ka ng 5,000, dito ka na. No? Pwede, dito na ka sa, ano, sa Way 007. Oo, pwede. Na itong ganito, Roy. Ito. Medyo ito naman, maliit to, ah. Ito naman si Way 001. Way 001. Yes. Napansin ko, pang tatlong tao rin siya, Roy, no? Tatlong tao din po siya. Okay, pero ito, pakita mo, Roy. Hindi, ito po, pang tatlong tao, pero hindi lahat adult. Mm. Dito yung isang, ano, yung isang angkas. Mm. Dito sa driver. Dito naman yung bata. Okay, palagay ko, dalawang adult, isang bata. Isang bata, yes. Ito pa malupit yan, Roy. I-demo mo sa kanila, pakita mo na nagpa-transform itong unit na to. Yes, sige, pakita mo. Nagpa-transform po ito. Nagiging single siya. Oh, pang single, no? Yes. Okay, so titwist nyo lang yung driver seat. Yes. O, yan. Ikot nyo lang po siya. Okay, tapos may tatapakan lang kayo na mekanisim para umabante itong passenger seat niya. Yes po. Sige, Roy, pakita mo. Yan. So yun, pag umabante yun, guys, makikita nyo ngayon dito yung kanyang secret basket na nasa ilalim ng upuan. So pwede nang gamitin pang isa, Android, yes, no? Po. Pwede na. Eh, no? Pero hindi, nandito pa rin yung pang pambata, no? Pwede rin siyang mga ano, pang ibaba. Oh, pakita mo, Roy. Pakita mo na na yun. Oh, diba? So ganyan yung forma niya kapag kaisahan siya. Tsaka maganda yung upuan ng pambata. Meron pa rin hawakan, yes, eh, no? May handle. May handle pa rin siya. Yung ganito, Roy, ilang watts to? Ito po, nasa 550 watts. 550? Yes. Oh, 550, okay. Watts mo. Okay din, ha? Sakto lang din yung pinaka-wattage niya. Gaano kalayo pwedeng marating yan? Kung kaya umabot na ito, nasa 30. Ito po, oh, pwede na rin, Roy. Yung presyo, magkano? Ito, nasa 27,999. May 3 wheels ka na. Yes. Tatlo pa pwedeng sumakay. Sulit to. Ayan, kita nyo, may basket pa siya sa likod, oh. Tsaka hindi lang yan, ha. May kasama ng trapal, naka-automatic wiper na, plus, meron pa siyang basket sa unahan. Yes, bro. May basket. Sulit, guys. 27,999. May mga previous pa ba yan? Or meron pa ba kayong may pamimigay pa ba kayo sa kanila kung sakaling i-avail na nila to? Ito po, naka-sale na po siya. Ah, sale na? Yes, dati po. Magkano yan? Dati po siyang 33. Ah, okay. Yes. No, 35, sorry. Ah, dating 35. Yes, 35. Ngayon, 27 na lang. Oh, magkano yung na-discount nila ron? Masyadong malaki po. Masyadong malaki. Hindi, yes, natin, yes, kukumpute. Baka magkamali pa tayo, no? Basta ngayon, guys, nasa 27,999 na lang siya. No? Mura-mura na po. Mura na. May mga kulay pa yan, Roy? May kulay po yan. Meron siyang gray, black, then ito. Yung parang kulay blue, yes, no? Blue-green ang dati nga. LED na rin yung mga ilaw niyan, guys, ha? Tsaka naka-digital panel na rin tayo dyan. Meron din naman yung charging time niya, no? 8, yes, to 10 hours. Yes, okay, so pasok tayo, Roy. Pakita pa natin yung mga available niyong unit doon. So dito na tayo. Pasok na tayo sa loob ng Waymaker Cycle Center para makita niyo pa yung mga ibang unit nila rito. Okay? Dito natin makikita. Ito same lang din to doon, no? Ito yung mga sample or yung mga kulay na pagpipilian dito sa 4 wheels natin. So guys, ito yung available na kulay, ha. Oh. Ano tawag dito sa kulay na to, Roy? Navy green po. Navy green. Yes. Parang nagta-transition din yung kulay niya, no? Tsaka bihira to, ha. Bihira tong kulay. Kasi yung credit nga pala, yung credit. Hello, oh, sir. Ayan, si yung credit, ha. Pwede lang po kayo ng home credit. Sira interest po hanggang 18, ma'am. Yun. Ano pangalan ni ma'am? Risa po. Ma'am Risa. Lagi ba kayo nandito, ma'am? Yes, sa Waymaker? Yes po. Mga ano naman po kami agent na laging na-assist. Yun, matatakas na si Ma'am Risa. One valid ID lang po. Okay, thank you, Ma'am Risa. Thank you, alright. So, ito yung red, Roy, no? Yes, pwede po yung red. Tapos yung orange, kamukha nang pinakita natin sa labas, no? Okay, so yan, yung kabuang itsura, guys. May crown light, may mini fan, may bumper, tsaka meron siyang mini driving light. Padaya lang din ang mga naipakita natin dun sa labas, meron din siyang extra tire with mags. Tsaka yung tools, no, Roy, no? Yes po, may tools po. Meron din ang form. At tsaka yung ano, back camera. Yes. Yun ang pinakamalupit dito, eh. May back camera siyang kasama. So, hindi lang ito yung mga available na unit dito sa Waymaker, ha. Pakita mo pa nga sa amin yung mga available nyong unit dyan, Roy. Meron din po tayo nitong Jawi.
Ano tawag dyan, Roy? Joey po. Joey? Yes. Hindi ba ito yung kasamahan nila Tito tsaka ni Vic? Hindi naman, hindi naman. Tito Vic and Joey. Oh. Tito Vic and Joey. Nandito yung isa, natawa si Roy. Oh. TBJ, ma'am. Ay sila mo mo. Ma'am, kaway-kaway naman tayo dyan. Yan, mga buyer ng Waymaker. Si sir, kaway-kaway tayo dyan. Mga taga Valenzuela po, no? Mga taga Valenzuela. Shoutout sa mga taga Valenzuela. Yan, nandito sila ngayon para mag-avail din ng urine. So, balik tayo rito kay TBJ or Tito Vic and Joey. Ito si Joey, Roy. Ano description or ano specification ni Joey? Ito si Joey, 800 watts motor. Oh, yes. 800, ha? Ilang volts to, Roy? 60 volts po. 60 volts, ilang ampere? 20 ampere po. Ah, 20 ampere na to. Gano'ng kalayo na pwedeng marating ni Joey? Yung layo niya, abot din po na 40 to 45 kilometers. Yes. Yung speed natin dyan? Yung speed natin dito, nasa ano lang po, 49 yung pinaka-range na malahan niya. Yung 49, yung tinatakbo yun, yes, yung pinakamabilis niya. Yes, 49 kilometers per hour. Yes. Yung distance na pwede niyang marating, ilan yun? Nasa 40 to 45. 40 to 45. Gano'ng kabilis or gano'ng katagal naman chinacharge yung gantong unit? Ito po, yung katagalan niya po nasa 8 to 10 hours. 8 to 10, same lang din, yes, nung nandun sa labas or yung mga nauna natin pinakita. So pakita lang natin yung itsura na, ni Joey. Kung mapapansin nyo, may crown light na rin siyang nakalagay or na-install sa kanya. Tapos kung papansin niyo yung kanyang windshield, ano, sobrang laki, Roy. Malaki po, malawak. Malaki at malawak, no? Ibig sabihin ay marami kira or kitang-kita nila yung buong kalsada. Kitang-kita, walang sagabal eh. Laki niya, no? Tapos automatic wiper. Automatic wiper. Ang ganda ng kulay niya, Roy, no? Pearl white. Yes. Tapos ito naman yung pinaka-headlight niya, guys. So, kung mapapansin nyo, meron siyang daytime running light, naka-projector lang. Signal light natin dito is LED na rin, ano? LED. Dito naman sa may bandang ibaba, guys, meron pa tong tapalodo eh. Ayan o. Ayan, may stainless tapalodo plus eto pa, may tapalodo pa rin dito. So kung may makalusot ng talsik doon, Roy, dito sa ganito, may sasalo pa rin. Eto, no? Yes, po. Dito, yes. May sasalo pa rin. Ano sukat ng gulong? Size 10? Yes. Oh, size 10 na rin pala, guys. So, tsaka naka-disc brake. Yes, po, naka-disc brake po yan. Naka-disc brake na, no? So, maamoy pa lang yung kamay nyo. Hihinto na, no? Talagang functional. Pakita natin yung loob, Roy. Dito sa loob, guys. Ayan, ito yung loob niya. Roy, parang kakaiba na yung ano nito, ah. Yung leather seat niya. Yes, classic na classic po yan. Yung kulay na nang kupuan natin. Kulay brown, no? Yes po, kulay. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong unit. Kulay brown yung nakakabit na upuan. Yes po. Yes. Ayan, no? Leather seat, kulay brown. So yung ganito, Roy, parang medyo malaki rin yung space niya or yung upuan niya eh. Ilang tao pwedeng sumakay rito? 2 to 3 po. 2 to 3 din. Yes, yes. Pero gaya nga ng binabanggit natin dun sa labas, kung yung 2 to 3... Kasing slim ko lang. Kung kasing slim nyo lang si Roy, hanggang 5 pwede, hanggang no? Hanggang 5 pwede. Depende pala. Depende pala kung gaano kalaki or kung gaano karami yung sasakay. No? Depende. Ayan, guys, so. Tsaka yung maximum weight capacity nito, Roy, ilan? Yung maximum weight niya nasa 200 to 250 lang. 200 to 250 kilos. Yes. Okay. Gaya rin nung naipakita natin dun sa labas, eto, nagiging cargo din. Nagiging cargo po siya. Naibababa rin to. Meron din siyang malaking compartment. Yes, no? Okay to, ha. Tsaka kung mapapansin nyo yung trapal niya, may shade yung ilalim, no? Hindi clear lahat, no? So may privacy. Kung sakali naka-maxing shoot sila, no? Hindi masisilip. Hindi po kayo masisiliban. Oo. Tsaka isa pa napansin ko sa trapal niya, may reflector. May reflector, ha? Tsaka added visibility kasi yan, eh. Pagka nailawan yan. Pagkagabi. Kitang-kita, no? Okay. So ito yung tsura ng loob niya, guys. So, tingnan nyo muna mabuti. Ayan. Kita nyo? Meron na rin siyang mini fan. Yung side mirror niya, meron ng signal light. Signal light. Okay. Tapos dito, sa harapan, guys, meron siyang dalawang bulsa. Yan. Yung kaliwang bulsa niya, meron siyang bottle holder. Ayan, o. Yan. Meron kayong lalagyan ng Starbucks dyan. Tapos, syempre, as usual, nandito sa manivela, naka-install yung kanyang mga function. On and off ng ilaw, signal light, busina, speed level, tapos signal light, drive and reverse, tsaka ito yung pinakabaso ng kanyang disc brake. Tsaka ito maganda, Roy, oh. Itong kanyang panel gauge
naka-intact na mismo sa dashboard, no? Malaki po yung ano niya. Malaki po yung panel board niya. Oh. Hindi katulad ng iba na maliit lang. Mm. Parang pangsasakyan, Roy. Yes po, pangsasakyan na siya. Dito niya makikita yung kanyang speed, yung battery level, tsaka yung odometer, yes po, no? Yes. Tapos dito naman sa may bandang ibaba, foot brake and hand brake. Ganda. Tsaka ito, Roy, oh, naka-keyless features na rin siya. Naka-keyless po siya. Ayun. Pwede na rin anti-theft alarm, yes po, no? Meron din po. Solid siya na rin pala tong Joey na to. TVJ, meron ba kayo ano? Tito tsaka Vic? O Joey lang talaga? Joey lang po meron. Joey lang ngayon meron. So, ginagawa pa yung kay Tito tsaka yung kay Vic. Roy, dito ka nga, tatanong lang natin kung nasa magkano presyo. Yung ganito, Roy, yung Joey na unit nyo, magkano presyo niya? Ito po, nasa 57. 57? Yung 57 na yun, meron pa bang discount yun? Or yun ang pinakasagad nating presyo? Ano na po yun kasi, naka-sale din po siya. Naka-sale na talaga. So yung 57 na yun, kung yun ang pinaka-sale price natin, magkano ang regular price nito kung hindi naka-sale? 61,000. So 57, siguro 4K? Yes. Tama ba? Oo, oh, 4K ah. 4K ang nabawas sa presyo para dito sa Joey. So yung 4,000 na yun, Rem, napakalaking bagay na nun, no? Malaking bagay na. Malaking, marami ka na pwedeng yes mabili dun. Sa pang grocery yun. Oh. Grocery, yun, no? Okay. So buko dito sa Joey, Roy, yung nasa likod mo, ito ano po, difference niyan dun sa pinakita natin sa labas? Ito po siya nung nasa labas. Ah, ito rin yun. Ito po si Daisy. Daisy 007. So ito yung isang kulay niya. Kulay black. Eh yung katabi? Yan din? Yes po. Parehas na? Ano lang? Si Daisy din. Si Daisy din. Okay, ito rin? Kulay lang po. Ito Daisy din. Daisy din. Okay. So yung mga two wheels na lang pala ang hindi natin na ipapakita rito. Sige, pakita natin yung mga two wheels pero may mga nakatayong tao eh. Parang may transaction sila eh, no? May mga ano tayo dito. May agenda, no? Sige, singit tayo ng konti, Roy. Pakita natin kung ano yung unit na to. Itong ganitong unit, Roy, ano tawag dyan? Ito po si, LY. LY, yes, ang pinakatawag nyo dito. Itong LY na to, ilang watts to? Nasa ano po ito? 400. 400 watts. Yes. Okay, ilang volts, ilang ampere? 48 volts, 12 amperes. Okay? 20 amperes. So malakas na rin to. Yung ganyan two wheels, gaano katagal i-charge siya? Ito, tinatagal po charging time nito, 8 to 6 hours po. 8 to 6 hours. Okay. So kung mapapansin nyo yung harap niya, naka-LED na tayo, signal light natin, LED. Tsaka yung basket niya, laki. Oo, naka-basket. Laki ng basket niya. Meron siyang footrest, Roy, no? Yes po, meron po siyang extra. May footrest siya. Tapos, eto pang dalawang tao rin pala to. Kasi kung mapapansin nila, merong angkasan. Angkasan sa likod. Yun. Tsaka yung angkasan, syempre, may sandalan ha. May tapakan pa. May tapakan din po sa... Mas komportable yung angkas eh, no? Kaysa sa nagdadrive. Hindi nakakatakot. So, safety. Yung ganito, Roy, nabanggit mo, 60, ilang watts to? 400 watts. Ayun, yung 400 watts nito, Roy, or yung binanggit mong amperes nito, gaano kalayo na nararating yan sa isang full charge? Sa full charge niya, 35 to 40 po yung ano nito, kaya nito. 35 to 40? Gaano kabilis tumatakbo yan? Yung ganyan? Yung sa speedometer na naman, nasa ano lang po, 49. To 50, yes, yung speed niya. Kailangan pa ba iparehistro yan ganyan? Dito sa Valenzuela kailangan po. Oo. Parang sa pagkakaalam ko, Roy, depende sa LGU, no? Or kung saan nila gagamitin. Kasi may lugar na nire-required na i-registro kahit na anong unit, 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels, depende sa LGU. Dito nga sa Valenzuela, kagaya ng binanggit natin, required na i-registro lahat ng electric vehicle na gagamitin nyo dito sa kalsada nila. No? Pero sa ibang lugar naman, hindi nire-required na i-registro yan. May selected area lang. No? So dito nga, kailangan iparehistro, guys. So magkano presyo nito? Presyo po niya 19,500. 19,500. Yes. 19,500. Yes. Yung 19,500, may freebies pa ba yun? Dati po siyang naka-sale po kasi siya. Okay. Dating magkano yan? Dati po siyang 21. Dating 21. Ngayon 19,500 na lang. Okay. So, gusto na rin pala, guys, oh.
sa mga naghahanap ng 2 wheels pang service, ito pwede sa inyo. Ito malakas kasi siya eh. Okay. May freebies siyang helmet at saka kapote. Helmet and kapote, yes. Ang freebies natin, yes. Sa lahat ba ng 2 wheels may freebies na kapote? Yes po, lahat po ito included po sa kanila po. Kahit na alin dito? Yes po. Okay. So ito Roy, tsaka yung nasa dulo, magkamukha ba sila o magkaiba ng specs? Magkamukha po sila pero yung specs nila magkaiba. Magkaiba? O yes. Sige, unahin na natin to. Dito Roy, ano naman ang specs nito? Ang specs nito, 350 watts okay. Motor, tapos 48 volts, 12 ampere. Ah, mas mababa siya? Mas mababa po siya. Okay. E yung ganito Roy, pang gano'ng kalayo naman yan? Yung range lang yun. Inaabot dito nasa 30 to 35. Yes. Yung charging time niya 8 to 10 hours din. Yung mas mababa yung charging hour nito. Ilan lang? 6 to 8. Okay, 6 to 8 hours yung charging time natin dito. Pero yung pormahan nila parang same, no? Same yung porma, oh. Medyo maliit nga lang ng konti yung basket niya. Pero yung kung titignan nyo, yung headlight, tsaka yung upuan, may sandalan din yung sakas, no? Same lang. Magkano naman dito? Ito po, naka-sale na po ito. Meron, ano po ito? 13.5. Yes. Okay. Ganun din, no? Raincoat and kapote. Yes po. Okay. Itong dalawa, same ba to? Itong dalawa, yung specs nila, same lang. Itsura lang po pinagkaiba. Okay, sige. Itong may basket, anong tawag nyo rito? Tawag namin na ito, ST. ST, yes. Ang tawag nyo. Ilang watts tong ST? Ang watts na ito, same na ito, 400 watts din. 400, wow, malakas din to. Malakas din to. Okay. Tsaka napapansin ko dito sa mga 2 wheels natin, lahat sila may mga pedal. Yes. Ang matindi niyan, malobat man sila, malayo pa sa pupuntan, makakarating pa rin. Kasi may pedal eh, di ba Roy? So goods to, kahit na malobat kayo, walang pangamba. Hindi kayo mga ngamba. Okay. Yung ganito, magkano ST? 19.5 din po siya. 19.5. Okay. Ito, ano naman tawag dito? Tawag namin yung Tawada. Tawada? Yes. Ilang watts naman tong Tawada? 400 watts din po. 400 watts, yes, din? 400. Okay. Itong Tawada, wala nga lang siyang basket. May basket po siya. May basket po siyang kasama. Hindi pa nai-detail. Hindi pa lang nai-install. Okay. Pero may basket pag kukunin, yes, niyo guys. So ito Tawada. Itong Tawada, 400 watts din. 400 watts din. Magkano naman to? Same lang po siya nung nauna. 19.5. Yes. Lahat to guys ha, lahat ng unit na to, yung mga 2 wheels nila, lahat may mga pedal, lahat may mga angkasa, naka-digital panel gauge lang. Lahat. Pero magkakaiba ng itsura. Yes, Roy. Magkano nga uli dito? 19,500 with helmet. Helmet and raincoat. Yun. So tandaan nyo ha, yung mga details na binabanggit natin dito sa Waymaker Cycle Center, para dito pa lang sa panonood ng video natin, makuha na kagad nila yung idea. Yes. Makapag-decide kagad sila kung kukunin nila yung mga unit na maipapakita natin. Okay. Meron po ba tayong unit na ipapakita o sa ngayon, eto muna? Sa ngayon po, ito po muna yung ma-i-display natin dito sa bago natin shop. Mm-hmm. Pero may mga abangan pa ba sila may sa mga susunod? May bagong unit na dadating pa. So marami pa silang aabangan. Kasi kumbaga soft opening nyo pa lang to eh. No? Pero tignan nyo naman, no? Talagang dinadagsana ng maraming tao, no? Itong Waymaker Cycle Center dito sa Valenzuela. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, huwag na kayong magpahuli or magpaligoy-ligoy pang pumasyal dito, dahil sinisigurado natin or kasama ko si Roy na talagang mura yung mga unit na binibenta nyo rito. At siguradong goods to goods to, mga sir, mga ma'am. Oo. Hindi kayo magsisisi. Tsaka may mga warranty naman tayo dito, Roy, di ba? Yes, so may mga warranty po. Sa lahat po ng unit natin, meron po tayong warranty sa 3 wheels, 4 wheels, 3 months warranty po tayo. Tapos dito naman sa mga single natin, 1 week warranty. Lifetime service free po tayo dito sa Waymaker Cycle Center. Baka meron ka pang gustong ihabol or idagdag, Roy. Sige. Ano pa ba? Shout out, ganyan.
Okay na yun? Okay na yun. Biglang nahiya. Kanina pa tayo nag-vlog to eh. Nahiya ka pa. Sige, ako na lang. Magpapasalamat na ako, Roy. Dahil napayagan mo kaming makapag-vlog at nai-assist mo kami dito sa Waymaker Cycle Center. Kaya thank you, Roy. Maraming salamat din po. At syempre, nagpapasalamat din ako sa lahat ng bumubuo ng Waymaker Cycle Center. Pati sa mga boss natin. Yes, dahil po, nai-imbitahan tayo na makapag-vlog na ibabahagi natin sa mga manonood kung ano-ano yung mga available nyong unit na mura lang. Yes, tsaka quality. Okay, muli maraming salamat, Roy. More power and God bless Waymaker Cycle Center. Siya na lang kayo rito, guys, ha. Kung saan yung may mga nagustuhan kayong mga yun. Alright.